Ang tanong, scripted nga ba ang Edsy? Pambihira Edsy, parang Korean drama. Samahan nyo guys, nagmuha ng video reaction at commentary dito sa upload o sa live ni Kalinga Prab na Mimamagat, Bakit Walang Danjoy Rina, Huwag Mo Kaming Iwan. At samahan nyo guys, at simulan natin to. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi to pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Magandang araw sa lahat ng mga nagmamahal dito sa One Kalingap, One Family. At syempre guys, shoutout din po syempre sa lahat ng mga kapo OFW natin. At syempre may mga kaarawan araw ng Lunes, August 12, 2024. At talaga namang ay for sure tayo mag-enjoy tayo dito sa ating reaction video. Ito nga, magbibigay tayo ng reaction video para sa live ni Kalingap Prab kagabi, no? At kung saan ay binanggit nga niya ang Edsy dito. At meron siyang pambihirang bulong. At talagang bulong na bulong. At alamin natin yan guys kung ano yung bulong, no, ni Kalinga Prab sa kanyang live. And always support kay Kalinga Prab. At syempre, happy birthday po ulit sa lahat ng mga kaarawan ngayon. At syempre sa lahat ng mga Kalinga partners natin na talagang solid dito sa Team Kalinga. Na talaga namang ginawa ng TV. Ginawa ng TV ang Kalingap, no? At shout pala syempre sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. At syempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-shoutout syempre ang nag-iisang bayani ng Kalingap, syempre, at ang ama ng Kalingap. Syempre ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang, Ilingap sa May Hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, isa lang naman siya sa kasama sa top 12 most viewed vloggers sa buong Pilipinas. At nakakuha siya ng 1 billion views sa kanyang YouTube channel. Ang direktor na poging-pogi at nagpapaviral. At talagang sobrang matulungin. At ang very innovative sa kanyang mga vlog, syempre ang nag-iisang Kalinga Prab. Syempre siya sa good advisor sa Kalingap. No, ang ina ng Kalingap na dapat suportahan, na dapat respetuhin, at syempre always support sa nag-iisang co-founder ng Kalingap. Ate Edna Vlogs, ang syempre shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners, katulad nila Kalingap Dance, special someone. At syempre, Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre, nag-iisang hobby ni wifey Kalingap Edu. At syempre, ang choppy bunny ni Cara Topolar, Kalingap Jomar. And syempre, always support Kuya David Vlogs. At syempre ang nag-iisang Well of Malalag at Rachel Morales. At syempre shoutout din po sa lahat ng mga kasamahan natin. Sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Nandiyan si Ma'am Nancy Velasco at syempre Ate Lopez Roda. At ready na ba kayo guys? Nako po, exciting to.
At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys at samahan nyo ako. At siguro hindi ko napapatagalin. At tara, let's go guys. DJ Tommy. At pakinggan natin ito guys. Guwapo pa din kayo Kuya Rob kahit may sakit. Ay grabe, thank you. Sa ilaw lang po yan. Hello Insan Joy. Ayan. Sama ako bro. Saan bro? Sa Thailand? Insan Joy. Uy, shoutout sa lahat ng mga Insan. Hello Ma'am Celibias, Ma'am Chinitinidad at siyempre sa lahat ng mga big time sponsor ng LC, sila Ma'am Rexy, sila Sir Leo D, shoutout po, at siyempre sila Ma'am Connie Singular, isa sa mga tumahiyatan ng damit ni Beyonce, at sino pa ba, sila Ma'am Anne at taga Japan, no? Grabe, salamat po, at siyempre sa lahat ng mga iba pang mga sponsor guys, shoutout po, no? At siyempre nga pala, pasasya na po, LC Global Supporters, shoutout po, yung Kegs, ano? Kalingap Edu Global Supporters, shoutout po. Kalinga bro, part 3, isa sa pinaka, ay oo, grabe yung part 37, napaka, ano, nakakilig talaga. Saka napaka natural mga Kalinga. Lahat naman sila natural po eh. Pero natural in a way na comfortable na po sila sa isa't isa. Parang ganun po. Diba dati si Beyonce, di yan ganyan, comfortable. Huwag naman yung sobrang kakomportable, iba man na yun. At least, alam pa rin ni Beyonce yung limitation niya. Ano niya? Oo. Kanyang limitation. Oo, yun ang pinaka-importante. Tsaka okay naman guys, hindi naman ganun kaano, no? Iba kasi parang siniseryos, kahit sa reaction video kung may nagko-comment, parang sinasabi daw na ano, parang sinasabi kong nananaanching daw si ano, si Kalinga Pedro. Hindi po ganun guys. Alam nyo, ang pananaanching, yun sa mga masasela na bahagi ng katawan yun. Pag mga braso sa kamay, wala lang yun. No, syempre normal lang naman na ano tayo guys, I'm a reactor, no? At the same time, hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa. At tandaan nyo guys, wag tayo masyadong seryoso. No, ang pananaching sa masasela na bahagi ng katawan. Yung mga pawak-awak sa braso, normal lang yan guys. Parang hindi kayo dumaan sa ganyan. Kaya napaka-respectful ni Kalingap Edu. Nakita niya naman guys, which is normal naman. Alam niyo minsan, may mga galo kasi tayong tao, bilang tao, lalo pag mahal mo, hindi nang maiwasan na hawak ka sa kamay. Binibigyan natin ng kulay yung ating video reaction. Huwag kayong masyadong seryoso guys ha. Hindi ko ibig sabihin na ano, parang pinapakita na nanaching daw si Kalingap Edu. Hindi, ang paghawak sa kamay, ang paghawak sa braso, hindi pananaching yun. Ang pananaching yung sa masasela na bahagi ng katawan. No, huwag tayo masyadong seryoso guys ha. Lalawakan natin yung ating unawa, di ba? So, salamat sa suggest. Pero tama si Kalingap Rob dito, na si Beyonce talaga napaka, ano, napaka respectful na tao. At alam niyo yung, si Kuya, si, ano, si Kalingap Edu, masyadong, ano, si Javi, marespeto sa babae yan. Kaya to the extent, pati yung beneficiary, pinagkakamala, ano, pinagsiselosan. Kasi napaka, ano niya, guys, eh, magalang siya, eh, di ba? Normal kaya minsan na ano mo na nabibigyan mo ng masamang impression yung kabutihan ni Kalingap Edu, o di ba? So sala kaya dapat lawakan natin yung ating unawa. At the same time guys, ano to ko, malaki ang respeto ko sa dalawang 'yan, no? Sa LC, especially kay Beyonce at kay Papa Eds, di ba? Lawakan natin to. Lawakan lang natin guys ang ating mga unawa. Yan lang po yung pakiusap ko. At tandaan niyo guys, as a reactor, kailangan din natin guys na mag good vibes lang. Buong seryoso yan guys, ano? Ano? Andito si Wifey, guys. Andito si Wifey. So, ito pong bulong natin about sa Edsy. At hindi lang po yan Edsy, mga Kalingap. Dahil may isa pang makakasama. Wala nyo mga Kalingap, kung sino na pa yung isa. Uy, sino kasama mo nila? As lang po, scripted bang Edsy? Ay, yung usapan po nila, hindi po scripted yon. Tayo, binablog lang natin yung magiging flow. Halimbawa, o insan, utusan mo siyang mag bike. Ay, utusan. Turuan. Ayan. Insan, turuan mo siyang mag bike. Yun lang po yung ginagawa natin. Then yung pag-uusap po nila. Sa kanila na po yun.
para mas maga, mas ano baga po, kung ano yung ano talaga nila, nilalaman. Oh, di ba? Nakita nyo guys ha? Ito guys, may nagtanong kung scripted. So sinasabi ni Kalinga para update, ito nyo guys, ulitin natin ha. So, halimbawa, o insan, utusan mo siyang mag... Teka, ulitin natin yung tanong na yun. Maganda yung tanong na yun para ito guys, magbubukas to sa isip ng mga maraming mga viewers at syempre sa mga basher. So, ibig sabihin, alam nyo kasi, matagal to sinasabi ni Kalinga Prof kay Panong-Panong Rochelle. Sinasabi niya, yung mga sinasabi nila, inahayaan lang talaga niya. Kung ano yung mga binabanggit nila, inahayaan lang niya. Pero syempre, may mga time, kailangan niyang i-direct yun. O, ganito gawin mo, umupo ka dito. Pero syempre, yung sasabihin nila, hindi yung pinapakailaman ni ano ni Papa ni Papa ano ba yan Papa Eds ni Kalinga Prab. So ibig sabihin yung sinasabi talaga nila, kaya makikita mo sa mata lang, sa bibig, 'di ba, pag ni-react natin sila. Kasi alam niyo guys, mapapansin mo minsan yan, talaga yung ano eh, pag tingnan yung sinabi nila sa part, kunwari for example lang to guys, sinabi nila sa part 9, marinig mo ulit sa ibang part. Tapos consistent pa. Kaya masasabi mo, totoo yung sinasabi ni Kalinga Prof. Ako naniniwala ako dito, no? Na inayaan talaga niya. Kaya mapapansin mo, kung nakasubaybay ka sa EDC, lahat ng sinasabi nila from the start hanggang ngayon, kahit sa iba-ibang mga part, almost same eh. Consistent eh. No? Kaya ako naniniwala ako dito. At sinabi niya din yan sa Rochelle guys. Ako as a reactor sa Kalinga Prof din. Binanggit niya yan na talagang yung iba, siguro hindi na direct niya, ganito gawin mo. O, di, tulad yan, tuturuan mo mag-bike. Pero yung mga sasabihin nila, hindi tinuturuan ni Kalinga Prof yun. Diba? So may mga gano'n, alam nyo, lalawaan lang natin. At syempre sabi ko nga, hindi lang natin dapat gamitin ang mata, tenga. Kailangan samahan din natin pakiramdam, di ba? At hindi lang po yan, Edsy, mga Kalingap. Dahil may isa pang makakasama. Wala nyo mga Kalingap, kung sino na ba yung isa. As lang po, scripted ba ang Edsy? Ay, yung usapan po nila, hindi po scripted. Oh, di ba? Hindi scripted. Tayo, binablog lang natin yung magiging flow. Halimbawa, o insan, utusan mo siyang mag bike. Ay, utusan. Turuan. Turuan, o. Insan, turuan mo siyang mag bike. Yun na po yung ginagawa natin. Then yung pag-uusap po nila, sa kanila na po yun. Oh, di ba? Para mas maga, mas ano baga po. Kung ano yung ano talaga nila. Galing, di ba? Nilalaman. Usay, di ba? Parang ganun. Pangit po kasi pag may script, mga Kalingap. Oh. Hindi na ano. Di ba? Hindi na siya. Pangit yung pag may script. Oh. Okay, ako talaga guys ha. Especially sa EDC din, no. Ako naniniwala ko ng script eh. Sabi ko nga kaya marami nagsasabi ang EDC, no. At even ang Danjoy, marami nagsasabi na para siyang next Rochelle. Ano? Ganto-ganto to guys. Ako as a reactor ng Rochelle at EDC, nakikita ko yung pagkakaiba. No? Pero na syempre, lalo yung mga viewers, mas alam nyo yung ano, yung pagkakaiba at yung similarity ng Rochelle sa EDC. Pero ito guys ha, hindi ko sila kino-compare. Pero yung mga bawat nangyayari, eh, parang ganun na ganun. Di ba? Parang yung mga sinasabi nila, very consistent, yung mga tingin, yung mga galaw. Di ba guys? Diba? Ganyan lang yun. Nilalaman. Oo. Parang ganun. Pangit po kasi pag may script, mga Kalingap. Hindi na, ano, hindi na siya natural. Oo. Hulaan nyo, guys. Ayan. So, malinaw, guys, sa inuulit ko, ha, para sa akin, hindi scripted ang, ano, ang EDC. Directed siya. Ano, directed. Na parang, oh, dito ka mo po. Oh, dito kayo magkita. Ganito scenario natin, ha. Pero bahala na kayo mag-usap dyan. Kasi, di ba? Ganun yan, guys. Oh. Kasi vlog to, eh. At iba yung style ni Director Grab, no? Kakaiba yung style niya. Yeah. Ang makahula, may premyo. Oy, ano yan? May music ng nakakakilig. Oh, naknapat. Ito ang music ng makahula. So, ang isa pong makakasama sa ating bulong, ang makakasama po ng EDC, walang iba po kundi ang tantalalan. Ang kitigaling nga po, man. Relax na relax eh. Grabe. Idol Grabe. Talaga si Sarah Hieronimo, guys. Idol pala niya si Sarah. Ako din idol ko yan eh. Sa mga hinahangang ko yan. Lalo yung ano, yung nauso yung ano, yung tala, di ba? Sinasayaw ko pa yan.
Sa Pilipinas po, pinaka-idol kong singer, si Sarah. Sarah G. Oh. Idol ko din siya, pero marami kasi akong idol eh. Pero gusto ko yung tala niya. Oh, Ninong July, shout out ni Ninong, salamat. So, ang kasama po ng bulong natin, ng EDSI, walang iba, kundi ang Sed Rose. Yun, grabe. So, kasama niya ang Sed Rose. So, pupunta sila ng Cebu, di ba? Sound trip eh. Mahilig din pala sa sound trip si Galigaw Prop. Grabe guys. Kaya gopings eh. Alam niyo guys na malaking bagay din yung music, no? Ang tawag ko diyan, music therapy. Nagme-music therapy ako minsan. Kasama po ang Sed Rose. Sed Rose. So, lumalabas EDSI saka Sed Rose magkasama sa Cebu, ano? So, EDSI po ang sinama natin kasi bakit Kalinga po? Unang-una po, si Beyonce ay kumbaga pwede pa siyang mag-absent at magpaalam. Magpaalam lang po tayo para makasama siya. At Sed Rose naman, kasi si Sed kasama. And yun, si Rose Ann ay wala pa namang pasok. Kaya sinama po natin ang Sed Rose. Ay, so magkasama ang EDSI saka Sed Rose. Ayos, ano? At the same time, eh, sa bagay, almost ka-up, ano lang, bagong pasokan pa lang. Hindi tulad kasi ng college, pag college kasi, mahirap lumiban. Ano? Misa sa college, bilang maraming ano agad yan, project. May assignment ka na agad. So, research ka agad. Ayan. Kasi ito pong pag-Cebu namin is, hindi naman po ako nagplano. Ang nagplano po nito ay ang kapatid ni Jack, si Ate Duff. So, sabi ko, isama ko nang ano, isama ko siyang EDSI, you know? EDSI. So, yun nga, di naman, ano, kumbaga, di kami pwedeng magsama ng marami. Kaya kami lang po. Pero tinanong ko po sila mama at papa kung gusto nilang sumama. Asa na ba yun? Si mama at si papa, iahawon ko sa booking para naman makapasyal. So, kunti lang po kami, hindi po kami masyadong nagsama ng Kalinga Partners. Kasi lang sila. Nakakaya din naman po kay Ate Daphna. Siya yung nagplano nun eh. Okay. Tapos, magsasama ako ng kung sino-sino. So, ang sinama ko lang, yan nga, EDSI. Saka si Rose. Saka si Rose Ann. Kasi ando naman kasi si Sed talaga. Kasi kapatid naman po, kapatid po nila si Sed. Kaya, sinama ko si Rose Ann. Yun. Just part of the street. Kaya di Kalinga Pro, pero. Hop! Nakaka-copyright tayo, guys. Copyright yan, Kalinga Pro. Mga 5 seconds lang, 6 seconds lang, pwede na. Pero yung sa EDSI na sandali lang, grabe guys. Sinubukan ko kahit 6 seconds lang, copyright. Grabe. Ito na po ang bahala sa jump card ng Joy. Grabe. 5 days po? 5 days po siguro. 5 days sila sa Cebu? Sa Cebu po yun, ayan. 5 days? So, pupunta po kami ng Cebu. Sana magkita-kita po tayo sa mga nakakilala sa amin. Ay, saro. Mga nagsusuporta sa amin. Saan po ba yan pwedeng pumunta para ma-meet naman namin ang supporters from Cebu? Yo. So, yate ng mga taga Cebu. Okay. No? Maganda rin sa Cebu eh. Kaya, yun po. Sana po ay may ma-meet din po kami dyan na supporters ng Team Kalingap. Ayan. Tagaroon po si Sir Leo D. Ay, grabe! Ah, Sir Leo D? Sir Leo D, shoutout po. Sir Leo D, shoutout. Saan na marinig mo? Grabe naman, suyate ni Sir Leo D. Po ba kaming makituloy? May joke lang po. Hindi ko po kasi alam kung saan kami pupunta doon sa Cebu. Depende po kung saan. Kasi ako di ko rin alam na kung sino yung, kung ano yung mga lugar doon na magaganda. Dami doon, Kalinga Prab. Nako po, dahil magaganda doon. Wala po akong idea. Ayan.
and I. Gusto ko po sana yung magkakalapit lang na tourist destination para maano namin, masulit po namin yung mga pupuntahan. Ayos, ano? Sa loob lang ng 4 days, no? Kasi naging 5 days siya kasama yung travel. Travel, time. Oo. Kaya 5 days. Pero yung pag-stay namin doon, sa 4 days lang po siguro, okay. Yun. Susulitin lang po namin. 4 days, siguro 3 days and maaari 3 days and 4 nights, ano? Pagkanda niya ni Sir Leo, di sigurado. Uy! Grabe. First time ko po makalingap makarating sa Cebu, if ever. Oh, no? First time niya? Ayos. First time po makakarating ng Cebu. Galing. Ayan. Yan po yung mga ano namin plano. Sir Leo, hindi baka po out. Sa November naman, birthday ni Papa, baka bumalik naman po kami ng Baguio City. Oh. Yes. So, babalik siya ulit ng Baguio. Maganda yun, ha? Kasi, if ever, guys, sa lahat ng mga SC supporters, eh, diswerte niya dahil, ano na, kasi last time parang wala pang EDSA noon, di ba? Ngayon may EDSA na, di ang ganda nito, guys. Anak ng pateng 'yan. Ay, pambihira talaga. Tuloy natin. It's birthday po ni Kuya Bal. Oh. Para makabalik kaming Baguio. Na kami sa Baguio, guys. But walang danchoy. So cute ng Edsy po kay drama Kalinga Pro. Ayu, drama. Oo, ayan ang ano guys, eh, di ba? Pakita natin guys, sa ipi-play natin ito, pakita ko sa inyo guys. I-play na ulit natin guys, ulitin lang natin. The best yan! So, yung ano, yung nagbabike sila? Ay, the best guys. Cute ng Edsy po kay drama Kalinga Pro. Ayu, drama. Kay drama yung galawan. Si Edz kasi parang opa eh. Opa ang galawan ni Edz. Yung parang bad boy baga na wala nang paligoy-ligoy pa. Yung direct. Direct to the point. Ano? Yun yung style ni Edo. No? Yan. Ganda sinabi ni Kalinga Prab doon guys, ulitin natin. Ah. Hindi natin pala lampasin yun. Ah. Ang cute nun. Ah. Saba. Cute ng Edsy po kay drama Kalinga Prab. Ayu! Kay drama yung galawan. Oh, yeah. Si Edsy kasi parang opa eh. Opa ang galawan ni Edsy. Yung parang bad boy baga na wala nang paligoy-ligoy pa. Yung direct. Oo. Ganda si Kalinga. Yun ang gusto kay, ano, kay Hubby. Na parang astig pero sweet, di ba? Direct to the point. Ano? Yun yung style ni Edo, no? Yan. Alam mo, Korean, ano? Astig talaga to guys, sobra no. Talaga ako naniniwala, alam guys, agree talaga ako. At nakita ko tong portion na to no. Actually, nakita ko rito sa Facebook. May nag-post tapos ako ay nahanap ko talaga. And then kinumpare ko, sabi ko napakakilig talaga ng Edsy. Talagang first time ko nakakita. Kalingap serye, mala Korean ano. Ay, ano din pala yung Jomcar. Jomcar parang ano din Korean no. Pero ito yung first time sa Kalingap na may nagturo ng bike. At talaga yung bike na ginamit same na same dito sa ginagamit ni Vianzi. Nakita pa niyo yung guys, tingnan niyo yung bike, ayan oh. Pasin niyo yung bike. Ayan oh. Oh, di ba? Oh, grabe to. Di ba guys, ano masasabi niyo diyan sa portion na 'yon? Di ba lagang kilig match. Syempre, try nga natin bigyan ng music 'yan, guys, para masarap at masaya. Sabay niyo guys kumanta. Isa pa. 3, 2, 1, let's go. Maraming beses akong nasaktan sa pag-ibig na mapag-
paglaro. Ilang ulit na alright, lumilim ang paligid, dulot ng sakit ng nakaraan sa maling pag-ibig. Alright! Ngayon dumating ka dito sa piling ko. Grabe talaga! Ang lakas! Anong saya ang nararamdaman? Kamukha pa ni Beyonce yung Korean. Sa buong may kapal. Ang sarap. Sana ikaw na nga ang tadhana ko, ang tamang pag-ibig. Ikaw na kaya ang tamang pag-ibig, hinahanap at hinihintay. Ikaw na kaya ang langit sa akin, at di ako iiwan saktan. Sana ay di magbago na. Alright. Sa akin. Sobra to guys. Killing much. Nakapatay. Ano mo sabi nyo guys? Diba? Ngayon dumating ka dito sa piling ko. Dinadasal sa buong may kapal. Sana ikaw na nga ang tadhana ko, ang tamang pag-ibig. 3, 2, 1. Ikaw na kaya ang tamang pag-ibig, hinahanap at hinihintay. Ikaw na kaya ang langit sa akin, at di ako iiwan saktan. Sana ay di magbago ngayon at kailan. Sarap. Oh, di ba guys? Nag-enjoy ba kayo doon? Nakapatay! O, tuloy natin. Cute ng Etsy po kay Drama Kalinga Prab. Ay, grabe. Di ba? Oo daw, sabi ni Kalinga Prab. Oo. Si Etsy kasi parang opa eh. Opa ang galawan ni Etsy. Yung parang bad boy baga na wala nang paligoy-ligoy pa. Yung direct. Oo, agree. Direct to the point. Ano? Yun yung style ni Edo. No? Galing, di ba? Yan. Kasi rin ang kanta na yan, no? Nagugustuhan ko yung lyrics. Yes po ba kayo na bagay, guys? Yung lyrics po nung kanta. Agree ako dyan. Sabi dito, at this moment, no one can tell where we should go. So parang ano, di nila alam kung saan sila tutungo. Ayan. Or what's coming. So parang go with the flow lang sila, guys.
Kaya bagay na bagay po ito, no? Bagay na bagay. We had it, the truth about our common soul. Yun. Ay, grabe. Agree yun. Common soul daw, guys. Agree ako dyan, Kalinga Prab. Kayo nang bahala mag-Tagalog. Pero bagay, guys. Kumbaga sinasabi ng iba, common soul or soulmate. Yung kasabihan nila, di ba? Soulmate daw, parang gano'n. Isa pa din, yung sa ano dun, sinabi dito, as soon as we saw the ocean, so alam nyo naman po kung saan nakatira si Beyoncé. Malapit sa dagat. Malapit sa dagat. Oh. Ayan. So malaking bagay talaga ang dagat, no? Malaking bagay yung dagat sa love story nila. Di ba? Ang dami Kalinga Prab, hindi lang dagat, pati nga ano, speedboat eh. What the fuck? Pati bike, di ba? Kahit yung bike eh, talagang nakisama rin. Marami nakisama sa ano, sa EDSA, no? Lalo yung mga nanonood sa mga reaction video natin. Naku po, marami na tayong nakita at napatunayan sa EDSA, di ba? What the fuck? What the fuck? Pambihira na yan. Di ba guys? Agree ba kayo daan? Mga baliw? Oh, agree na agree ako doon. Ah. Ayan. We knew what we had become. So alam nila sarili sa isa't isa kung ano na sila guys. Galing ano? Bagay na bagay talaga. Oh, ano? Kaya mo guys, oh. Sabi ni Kalinga Prab, bagay na bagay talaga. Tapos na usapan. What the fuck? Oh, may magseselos pa ba? May magseselos guys, mabait talaga si Kalinga Prab. Ano Kalinga da? Ah, si Kalinga ano ba 'yan? Kalinga Edu si Pa, si Habi, 'di ba? Pasasalamat guys, sa dami na nare-react ko na paghahalo-halo ko. Ay sabi nila, ayan oh, 'di ba? Bagay na bagay talaga. 'Di ba? Sobra eh. Grabe. Title po niya na As We Saw The Ocean. As We Saw The Ocean. Favorite ko yung sa bike na binitawan ni Edsy Beyoncé sa barangay. Kaya nga, galing. Pero ang galing ni Beyoncé matuto. Ang bilis. Oo, mabilis nga. Ang bilis niyang matuto. First time niya yun eh. Ganda ni Beyoncé, no? Ganda bata. Ay, grabe. Ay, thank you po, Ma'am Odette Real. Patahi. Anyway, guys, ha, sana nag-enjoy kayo, ha. Alam ko, for sure, ano kayo, guys, for sure, medyo mabibitin kayo dito sa ating reaction video. Pero sana, guys, no, nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy ako dito, guys. Talagang, ako naniniwala ako, guys, hindi ito scripted. Etong ano, directed sila. Pero yung mga sinasabi nila, hindi scripted yun. Nasa inyo pa rin, guys, ha? Wala pong pilitan dito. At the same time, talagang pambihira itong EDC. Nag-Korean drama. Ano masabi niyo, mga insan? For sure, yung mga EDC dyan, napangiti at napasaya natin ngayong araw. At siyempre, kudos kay Kalinga Prab. At talagang sa update niya ay talaga namang napakasulit. Ang ganda ng live niya to guys. Pinatid ko kagabi kaya lang nakatulog na ako. Nakatulogan ko na siya. Kaya yung part na sinabi niya na ano, na hindi scripted, yung mga sinasabi nila totoo, ay sabi ko, panalo na. Kaya totoo, kaya tama lang sa tawagin ni Kalinga Prab si Beyoncé na insan. Max mo na yan, itodo mo na yan, mother chod. Yan na. Kaya sa lahat ng mga supporters natin dyan, sa mga side viewers, especially dito sa One Kalinga Fun Family, at syempre guys, always support po lahat ng programa ni Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna, lalo-lalo na, syempre ang nag-iisang direktor ng Kalinga. Kalinga Prab, si Insan Rob, no? Ni Beyoncé. At anyway guys, till next time guys, and to God, be the glory guys. Bye-bye pa! I hear my soul magplay inside of me. Pero kahit ganyan mga pagkain sa daan, palagi ko bang binabalik-balik. I mean all's ready. Let's count 1, 2, 3. Kung ready na yan, insan, pwede mo nang simulang mag Max muna yan insan, para sumarap ang aking ulam. Max muna yan insan, kahit alam kong sasama ang aking tiyan. When all's ready, let's count 1, 2, 3.
kung ready na yan, insan, pwede mo nang simulang mag tornado! Sumarap ang aking ulam, imeks muna yan insan. Kahit alam kong sasama ang aking tiyan. When all's ready, ready, let's count 1, 2, 3. Kung ready na yan insan, pwede mo nang simulang mag